What are prenatal vitamins? Why do I need them? Okay. So, yung prenatal vitamins, akong ininom ko lang talaga siya is, ano, yung folic acid plus ferrosulfate. Sorry, gulo na ako. Yun yung ininom ko. Binigay yun ng center. And hanggang ngayon, iniinom ko siya. So, nung na-discover ko, 2 months pa lang ako, nabuntis na ako, umpisa na akong uminom nun. Lasa siyang kalawang. Oo, totoo yun. Pero, ang technique doon is kapag iinom ka ng folic acid na yon, sabay mo siya ng gatas. Yung technique ko para mainom ko siya. Kasi talagang nasang kalawang siya. Pero, kailangan mo siya. Saka, yung calcium. Meron din akong nainom na parang vitamins ng buntis. Pero, one week or 2 weeks ko lang siya ininom. Kasi parang folic acid lang din yung effect niya. So, nung naubusan ako ng folic, yun muna ininom ko. After nun, balik ako sa folic. Tapos, nitong 6 months na ako, binigyan ako ng calcium kasi para sa buto. So, yun nga, why do I need them? Bakit mo siya kailangan? Yung folic plus ferrous is kailangan mo siya para sa dugo. Kasi, pag manganak ka na girl, maraming dugo yung mawawala sa'yo. So, for your safety din and safety din yung baby, syempre. Tapos, yung calcium naman is para sa buto mo. Kasi, di ba, pag lumalaki yung tiyan natin, lagi tayo nakukuba kasi ang bigat ng tiyan natin. So, kailangan mo ng calcium para tumibay yung buto mo. And, as well as for baby na rin. Kasi kung ano yung iniinom mo, kung ano yung epekto sa katawan mo, yun din yung epekto nyo kay baby. Number 7, how can I tell if the symptoms I'm having are normal? Well, syempre, magtatanong ka sa OB mo. Kung wala ka namang OB, or for example, first months pa lang kasi hindi ka pa talaga mag-aano ng OB, diba? Saka kung wala ka namang nararamdaman na masama, hindi ka mag-aano ng OB. Parang ako, nagpapacheck up lang ako sa balanga every time. Pero wala naman kasi yung nararamdaman. So, hindi ko kailangan ng private OB, ganun-ganun. Ako, nalalaman ko siya na normal. Nagbabasa-basa sa Facebook yung usapang nanay. Mag-search kayo ng mga, hindi lang usapang nanay, mga first-time moms, kanyang sa FB. Tapos, may mga tanong doon, questions doon. I-search nyo lang, halimbawa si Pon, search nyo, kanyang. Lalabas na siya kasi yung mga answers sa questions nyo, kanyang. Kasi sila yung mas makaka-relate sa'yo, sila yung mas makakasagot ng tanong mo dahil naranasan na nila and naging mommy na sila, nabuntis na sila, nanganak na sila. So, masasabi nila kung normal yung nararamdaman mo or hindi. Should I call a doctor? Siyempre, you should call a doctor kapag nag-bleeding ka na or may lumabas ang something sa'yo or sumasakit yung tiyan mo, ganun. Ano mo yung pakiramdam ng mga anak ka na tapos wala ka pa naman sa month na yun. Or basta anytime na duguin ka, dapat talaga tumawag ka na ng doctor kasi yun yung pinaka bad sign na merong nangyayaring masama kay baby sa loob. Number 9, what remedies do you recommend to ease morning sickness? Ang morning sickness kasi noon, hindi ko pa nga alam siya na morning sickness. Pero every time na nahihilo ako or na naglalaway ako, nagpapabili lang ako kay Elsie ng candy, yung sampalok. Yun. Tapos yun yung kinakain ko. Ang dami kong ganun. Kasi noong time naman na yun, naglilihi pa lang ako. So, medyo ano pa ako sa mga matatamis. Medyo pwede pa ako sa matatamis kasi naglilingi pa lang naman ako. So, pinakain ko yung candy na yun every time na naglalaway ako. Candy lang talagang gamit ko. And, yun, effective naman siya. Feeling ko nga, hindi ako nagsuka dahil nga nagkikendi every time na napifeel kong masusuka ako. Kasi, diba, kaya ka naglalaway kasi nasusuka ka. So, yun. Candy lang yung mai-advise ko sa inyo or mare-recommend ko sa inyo kasi yun lang yung ginamit ko para mawala yung morning sickness ko. Is the normal amount of weight to gain during pregnancy? Ito hindi ko siya sure, pero feeling ko 15 is maximum na, 15 kilos is maximum na. Ano, siguro 11 to 15 kilos yung maximum niya. Ganun. Ako so far, nasa 55 kasi ako bago mabuntis. And ngayon, 67 na ako. So, 12 kilos na yung nadagdag sa akin. So, yun. Feeling ko, normal naman siya. Kasi hindi naman ako masyadong nag-gain talaga ng... Kung makikita mo yung itsura ko ngayon, hindi masyado. Yung chunk ko lang talaga yung malaki. Kasi syempre, nito si baby. So, yun. Tingin ko 11 to 15
is normal. 15 yung pinaka-maximum na mag-gain ka talaga. Nang 15 kilos. Kasi diba si baby, ang maximum niyang kilo is 4 ata. So, good luck na lang sa'yo kung paano matatanggalin yung 10 kilos na nadagdag sa'yo. Pero okay lang. Kasi at least, diba, puro nutrients yun ang kuha ni baby sa'yo. So, ayun. Actually, hindi ako sure dito. Hindi talaga ako sure. What do you recommend about exercise and specific foods I should eat? So, yung exercise, wala akong marerecommend sa inyo. Pero meron yatang exercise for pregnant. Try nyo mag-search sa YouTube. Yung foods naman, ang masasabi ko is, meron kasi mga pagkain na pangpamahiin, bawal, ganun. So, sabi nila bawal talong, bawal ang palaya, bawal pinya, bawal papaya, ganun. Kasi yun yung mga parang nakakapagpaano kay baby, parang lumabas yung mga aga. So, huwag ganun. Huwag kayong kakain na ganun. At saka, kung meron sinabi sa inyo na bawal na kainin, kahit na feeling nyo pwede, or kahit na may nagsabi sa inyo, pwede ako nga kain na kain ng ganyan, huwag kayong susunod doon. Kasi magkakaiba tayo ng pagbubuntis. So, sa inumin lalo, ang daming bawal. Bawal ka mag soft drinks, or anything, buko lang sa ka water yung pwede sa'yo habang buntis ka. So, yun lang. Yung mga pagkain kasi, mga pangpamahiin lang siya. Pero yung mga pagkain for me, basta in moderation lang. Ganun. Yung huwag kang sa sobra sa pagkain. Halimbawa, kakain kang anong talong na prito, ganun. Halimbawa, talong na prito, isa lang kainin mo. Huwag mong kainin lahat. Kung talaga nagkikrave ka. Diba? Para at least na-solve yung cravings mo, pero at least safe pa rin si baby. Hindi ka masyadong mag-aalala sa tiyan mo or kay baby mo na kung may nangyaring masama sa kanya. Are there any activities, medicine, foods I should avoid while pregnant? So, yun na, sinabi ko na sa inyo yung kanina. So, very, very, ano talaga na i-avoid nyo is yung soft tips. Bawal na bawal na bawal siya. Ako sa, during my pregnancy yata, nakatatlo lang ako, as in tatlo lang, tapos hindi ko siya naubos kasi bawal. Kaya bawal na kanilis. Number 13, is it safe to have sex during my entire pregnancy? Ang laging sinasabi, basta hindi ka maselan, safe siya. Pero pag maselan ka, hindi siya pwede. Kasi maselan ka nga eh, diba? Kung baga konting galaw mo lang or konting kilos mo lang, pinutugo ka na. So ano pa yung sex? Basta kung hindi ka naman maselan, then go lang. Kasi sabi nila exercise daw yun. Am I at high risk for any problems during pregnancy? Alam ko, high risk ka kapag diabetic ka, may UTI ka. Ano pa ba? Basta may sakit ka, high risk ka na agad. Kasi yung sakit mo is pwedeng mamana ni baby. So, yun lang guys. Hopefully, may natutunan kayo dito sa video na to. Again, this is based on my experiences and in my own opinions only. So, don't forget to like this video. Don't forget to like this video. Give it a thumbs up. And don't forget to subscribe down below. And i-turn on yun na yung notification bell nyo para every time na may bagong video is na-notify kayo. Yun lang guys. See you on my next vlog.